Isa mapagpalang umaga muli sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa ikalawang quarter tayo, ikalimang linggo, ikaapat na araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 13.3. Katangian pisikal ng mga magulang at anak ng halaman mga bata. Layunin ng ating pag-aaral ang nakikita ang mga katangiang nakukuha mula sa mga laman ng binhi nito gamit ang video clip mga bata. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba na pag-aralan natin kahapon mga bata? Magaling na pag-aralan natin ang katangian pisikal na namamana ng magulang na hayop sa kanyang mga anak mga bata. Nalaman natin ang mga tawag sa hayop na anak nila mga bata. At nalaman din natin kung ano ang mga katangian pisikal na maaaring mamana sa kanila mga bata. Halina kayo mga bata, magtungo na tayo sa ating balik-aral. Panuto, piliin ang panlabas ng katangian ng bawat hayop sa unang hanay. Sa kabilang hanay, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, aso. Ano kaya ang aso dyan mga bata? Magaling, ito ay letter B. Pangalawang bilang, pusa. Magaling mga bata, ito ay letter A. May malambot na balahibo at may matulis na tenga na may tila bigote sa mukha at agresibo sa paghuhuli ng daga. Pangatlong bilang, manok. Magaling mga bata, ito ay letter C. Nagtataglay na patulis na tuka at malapad na pakpak. O tititindi ito nakakalipad ng mataas. Pang-apat na bilang. Magaling mga mata, ito ay letter D. Isang uri ng ibon na malapad na tuka. May pakpak at may mapuputing balahibo mga bata. Panimang bilang. Magaling, ito ay letter E. May matutulis na kariskis at may matutulis na mga pangil mga bata. Dahil alam na natin ang mga katangian pisikal na namamana ng hayop sa kanilang mga magulang, magtungo na tayo sa susunod nating aaralin mga bata ang tungkol sa mga katangiang nakukuha mula sa lamang binhi nito mga bata. Handa na ba kayo? Ito ang mga halaman mga bata. Ang mga halaman ay may kakayang magparami sa kanilang sariling uri. Ang mga halimbawa nito ay ang mga munggo, santan, palay, gumamela, okra, talong, ampalaya, at iba pang mga halaman mga bata. Ang mga pisikal na katangian na taglay ng mga ito ay naipapasa sa halaman na magkakapareho ang uri mga bata. Ito ang okra mga bata. Ang mga halaman ay maaaring itanim sa iba't ibang paraan tulad ng hydroponics o yung gumagamit ng tinatawag nating tubig mga bata. Ang mga mula sa binhi na ito o buto, maaaring makita ang pagkakatulad nito sa halaman pinanggalingan. May mga katangian na kukuha ang halaman mula sa pinanggalingan nito tulad ng dahon, tangkay, ugat, bulaklak at bunga. Tingnan ang okra mga bata. Nakita natin na magkakapareho sila sa kanilang dahon mga bata at kanilang tangkay mga bata. Parehas din ng kanilang ugat. Yun nga lang, ang magulang na okra ay meron ng bunga. Nakita ba mga bata? Magaling! Ang mga halaman
na magkatulad ang uri ay pareho ng kulay at hugis ng dahon. Katulad nito mga bata, ang saging. Nakita ba? At ang sanga nila. O tangkay, maaring parehas din ang kanilang ugat. Bulaklak at bunga mga bata. Ang kaibahan lang, ang mga manlalaki o magulang na ay meron ng bunga. Kumpara sa walang bunga, ang batang halaman mga bata. May iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng halamang ito. Kulad ng pagdidilig, pagbubungkal ng lupa, at patatanggal ng mga damo sa paligid nito mga bata. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagtatanim ng halaman mga bata. Nag-ani si Mang Pedro ng ampalaya sa kanyang bakuran. Kinuha niya ang buto nito at itinim sa kanyang bakuran. Araw-araw niya itong dinidiligan at tinatanggalan ng damo sa paligid. Nilagyan din niya ito ng mga pataba mula sa mga tuyong dahon na nagalaglag sa mga halamanan o sa mga halaman. Makalipas ang isang linggo, ang ambalaya ay nagsimulang umusbong at lumaki mga bata. Katulad ng ampalaya, may mga halaman na nagsisimula sa pagkuha o pagtatanim ng kanilang buto mga bata. Ito ay tinatanim at dinidiligan araw-araw. Pagdating ng panahon o pagkalipas ng ilang linggo, ito ay uusbong katulad nito mga bata. At lalaki ito hanggang sa lalagyan na lang ito ng balag. At magkakabunga na ng ampalaya at ito ay iaani na. Tehelam na natin ang mga katangian pisikal na maaaring mamanan ng mga anak sa kanyang mga magulang na halaman. At nalaman din natin ang proseso ng pagtatanim. Katulad ng ampalaya ni Mang Pedro. Kunin na niyo ang yung learning packets mga bata. Ibuklat ito sa pahina 17, 18 at 19 ng Agham. Dahil tayo magtatanim na mga bata at tayo ay napupunta na sa ating experiment time. Excited na ba kayo mga bata? Layunin ng ating experiment ang nakikita ang mga katangiang nakukuha mula sa mga laman ng bini nito gamit ang video clips mga bata. Mga kagamitan. Aktual na bagay tulad ng buto ng munggo. Ito ay naaayon sa inyong dami o nais. Lalagyang walang laman. Ngunit may bukas sa bunganga. Bulak, stick, at tubig mga bata. Pamamaraan, bigyan pansin ang mga kagamitang ninais ihanda ng mga mag-aaral para sa gawain. Pangalawa, pag-aralan ng mga bagay na ibinigay ng guro. Pangatlo, magkaroon ng dalawang set. Ang set A na binhi ng munggo sa bulak. At set B, ang binhi ng munggo sa lupa mga bata. Ihanda ang mga kagamitang nabanggit sa itaas. Lagyan ng label na set A at set B ang mga lalagyan. Tandaan mga bata, lagyan o diligan ito ng tubig. Lalong-lalo na ang binhi ng munggo sa lata. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Table 1, checklist ng kagamitan. Set A, binhi ng munggo, tubig,
bulak at steak. Set B, lalagyan ng maliit o maaring lata, binhi ng munggo, tubig o steak mga bata. Table 2, talaan ng mga datos. Ilalagay mula unang araw hanggang panlimang araw ang nangyari sa set A at set B mga bata. Kukunan ito ng larawan at ipapasa sa akin, sa aking messenger mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Pagsabi ng mga bagay na napatunayan ayon sa eksperimento o tinatawag nating Table 3, Conclusion. Paglalahat. Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang pinapahiyag ng pangungusap. Natutunan ko na ang halaman ay may pagkakatulad sa mga bahagi tulad ng dahon, bulaklak, tangkay, bunga at dahon. Magbigay pa ng karagdagang kaalaman na natutunan mga bata. Paglalapat. Kumpletuhin ang mga larawan sa pamamagitan ng pagguhit ng mga bahagi na nawawala sa kaliwa. Ilagay ang tawag sa bahaging ginuhit sa patlang. Ito yun mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Pagtataya. Gumuhit ng masayang muka kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot naman kung mali. Unang bilang, ang mga halaman ay maaaring itanim sa iba't ibang paraan tulad ng hydroponics. Pangalawang bilang, ang mga katangian ng tumubong halaman mula sa binhi o buto ay maaaring makita sa halaman pinanggalingan. Pangatlong bilang, may mga katangian na kukuha ang halaman mula sa pinanggalingan nitong uri tulad ng dahon, tangkay, ugat, bulaklak at bunga. Pang-apat, ang lahat ng halaman ay namumunga. Pang-lima, bagamat may pagkakatulad ang mga bahagi ng halaman, may ibang uri ang mga ito ayon sa lahi o breed mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muling aralin at experiment!